Isa ka bang baguhang OFW dito sa Saudi Arabia na naghanap ng paraan kung paano makapagpadala ng pera sa Pilipinas? O isa kang OFW na dito sa Saudi Arabia na naghahanap ng ibang paraan ng kung paano magpadala ng pera sa Pilipinas? O isa ka bang sawi sa pag-ibig at naghahanap ng pagmamahal? What? Well, nasang tamang tao ka na. Will you please repeat it? Well, nasang tamang tao ka na. Dugong! Parinig kita sa mukha eh! Alright! Welcome na naman po sa another episode ng ating vlog-vlogan. Alright? So bago tayo mag-umpisa, shoutout muna kay Boss Badongski. Maraming maraming salamat sa pagko-comment mong boss. So ang comment ni Boss Badongski ay, Boss, pwede ka bang magpadala ng pera sa Pinas? Transfer mo ay GCash. Yung kasagutan natin dyan ay, yes po, boss. Pwede ka po magpadala ng pera sa GCash. So, isishare ko sa inyo yung application na ito, mga boss. Ang ginagamit kong application dito na StacyPay dahil nadagdagan na po ang paraan niya sa pagpapadala ng pera sa Pilipinas. Pwede na po tayo makapagpadala direct to GCash sa may GCash account sa Pilipinas, mga boss. Alright? So, tara! Doon na tayo sa cellphone ko. So, nandito na tayo sa harapan ng aking Android phone, mga boss. At pagpasensya nyo na ang quality ng video natin kasi ito lang ang nakayanan natin. Alright? So, balang araw eh, gaganda rin yung quality ng video natin, mga boss. At isa rin sa mga dahilan kung bakit ito yung video natin kasi hindi po tayo pwede gumamit ng screen video recorder para na rin sa safety user ng application na ito, mga boss. So, hindi allowed ang paggamit ng screen video recorder o kahit screenshot, mga boss. Hindi siya pwede i-screenshot. So, isa sa mga dahilan kung bakit ganito yung video natin. Para sa mga bago dyan, mga boss, mga ma'am, sir, papakilala ko muna sa inyo kung ano yung application na ito. Alright? So, ang application na ito ay ang StacyPay. So, ang StacyPay ay pagmamay-ari ng isang sikat na telecom company dito sa Saudi Arabia. Ang pinagkakatiwalaan na telecom company dito. More than 1 year ko na itong ginagamit at wala pa naman ako na-encounter na problema dito. Nare-receive naman ng mga pinapadalhan natin dun sa Pilipinas ang pera ng kumpleto. Alright? So, wag na natin patagalin to at baka humaba pa. Buksan na natin. So, pag-click mo yung application na yun, mga boss, ito na yung lalabas. Maglalagay lang tayo ng password. Alright? So, pagkatapos natin maglagay ng password, mga boss, ito na yung lalabas. So, sa mga nakanood sa last video natin sa about sa HTC, yung pagpapadala ko noon ay hindi ganito. So, nag-upgrade na po siya, mga boss. Nagbago na po ang hitsura niya. Alright? So, yun, mga boss. Ito yung mga nakalagay rito. So, dito sa taas, mga boss, ay may nakalagay na 5 real. Dito mo makikita yan sa taas, mga boss. Kapag naglagay ka ng pera dito sa Stacy application na ito, mga boss. Right? So, iniiwanan ko lang siya ng 5 real para hindi ma-close yung app, yung account natin dito. So, laging may 5 real lang na nakalagay dyan. So, sa kanina naman yan, free yan dati. Nung nag-open ako ng application na ito, ay may free na 5 real. So, hindi ko na tinatanggal yan, mga boss. Kung magkano yung nilalagay ko dyan, ay yun na lang ang pinapadala ko. Alright? Sa baba, ay mayroon add money. Tapos, musend salary, transfer to, tapos international transfer, local bank transfer, pay STC bills. So, yung ginagamit ko lang dito, yung international transfer. At kung siguro kung natatanong nyo kung paano ako naglalagay ng
pera dito sa Stacy na ito ay hindi ko po ginagamit itong ad money. Sa ATM ako nagta-transfer papunta dito sa Stacy Pay. So mga interesadong malaman kung paano ako nagta-transfer ay comment na lang kayo sa baba mga boss para magawan pa ulit natin ng video yan. Alright, so ngayon ipapakita ko na sa inyo kung paano tayo magpadala sa GCash. Alright, so yung pipindutin lang natin dito ay yung international transfer mga boss. So i-click lang natin itong international transfer. Alright, so pag na-click na natin yung international transfer doon mga boss, ito na yung susunod na page. So ayan, may nakalagay na international transfer sa taas. At dito mo na makikita yung add new recipient, my transfer, price estimator, send now, tapos yung mga history na mga pinadalan ko. Dito sa bandang baba mga boss, yung mga history ko na yan na mga pinadalan ko dati. Na-explain ko na yan sa mga sa nakaraang video natin, so hindi na natin pahabain ngayon. At kung halimbawa magpapadala ako ngayon sa GCash, hindi ko rin magagamit itong mga nasa history ko. Kasi yung mga details dyan ay, ang pagtatransfer ko dyan ay sa bank account. So, sa mga Stacy Pay user na dyan, so hindi ka pwede mag-transfer ng pera na dito ka sa mga history mo pupunta. So, ang kailangan mo lang dito ay magbabago ka or mag-a-add beneficiary ka ulit. So, paano gawin yun? Ikiklik mo lang itong send now. Okay, so pag na-click na natin mga boss, doon yung send now, ito na yung susunod na page, add beneficiary. So yun mga boss, sa baba mayroon dito nakalagay na full name. So take note mga boss, yung full name dito na ilalagay mo sa add beneficiary ay yung nagmamayari ng GCash account mga boss. Alright, so kailangan kumpletong pangalan ng may-ari ng GCash. So kailangan hindi ka magkamali ng maglagay ng pangalan dito mga boss. Kapag nagkamali ka, tapos yung number din magkamali ka, hindi magmatch, ay hindi ka makakapag-send. So makikita nyo yan mamaya, yung example natin, hindi magmamatch. So maglalagay lang tayo dito ng pangalan mga boss. Example lang natin to, si Juan Pedro Santos. Alright, so pagkatapos na natin lagyan ng pangalan dito sa full name, ito na yung susunod mga boss, yung relationship. So automatic na yan, may nakalagay dyan na relatives and friends. So wala naman tayong ginalaw dito sa relationship, dito na tayo sa susunod, yung country. So i-type lang natin dito ang PH, so may lalabas na sa baba, Philippines, i-click na lang natin Philippines. So ayan mga boss, nailagay na natin yung Philippines. So sa baba, may nakalagay dito na delivery option. Alright, so i-click lang natin tong delivery option. So yun mga boss, pagkatapos mo i-click yung delivery option, ay ito na yung lalabas mga boss. Western Union cash pickup, transfer to a bank account, transfer to a mobile wallet, tapos direct to Cebuana. Ngayon, kasi sa GCash naman tayo magsisend, pipiliin lang natin dito ang transfer to a mobile wallet. So i-click lang natin tong transfer to a mobile wallet. Alright, so pagkatapos natin i-click yung transfer ang mobile wallet, nakalagay na yan dito mga boss sa delivery option. Tapos sa baba ay may preferred currency. So Philippine peso, automatic na yan nakalagay. Alright, so wala na po kayong ibang gagawin dito kundi pindutin yung continue sa baba. Alright, so ito na yung susunod na page mga boss. Okay, ang mga nakalagay dito mga boss ay yung mobile wallet name, receiver mobile country code, receiver mobile number, purpose of transaction. Right? So dito sa taas mga boss, yung mobile wallet name, dito na natin kukunin si GCash. So i-click lang natin tong mobile wallet name. So mga boss, pagkatapos natin i-click yung mobile wallet, ito na yung lumabas. So may mga choices pa pala. Hindi lang pala si GCash ang pwede nating padalhan. May mga pagpipilian ka pa pala. Andyan pa pala si Coins, GCash, GrabPay, PayMaya. Alright, so since si GCash naman yung topic natin ngayon, ay si GCash yung isisilik natin mga boss. Right? So yan mga boss, nakalagay na si GCash dyan sa mobile wallet name. So ito na yung susunod, yung receiver mobile country code. So automatic nang may nakalagay dyan na Philippines plus 63, yan yung country code natin.
So since nilagay natin Philippines dun kanina sa round 3, automatic na may nakalagay na plus 63. So ito na yung next natin, yung receiver mobile number. Ilalagay mo rito na receiver mobile number ay yung number ng may-ari ng GCash account. Kailangan kunin mo talaga ang kumpletong detalye sa papadalan mo na GCash account. So take note pala dito mga boss, kapag naglagay ka ng number dito ay mag-uumpisa ka sa 9. Huwag mo nang lagyan ng 0. So maglalagay lang tayo ngayon ng example na number mga boss. Nag-uumpisa tayo sa 9 kasi may nakalagay na plus 63 dito sa taas na code. Alright? Tingnan nyo mga boss, hanggang 10 lang yung number, kahit anong pindot natin dito na number, wala nang may dadagdag. Okay? Pagkatapos mo may lagay yung number ng may-ari ng GCash account, dito sa baba ay may purpose of transaction. So may mga choices din to mga boss. Ang sinisilip ko lang dito ay yung family support / living expenses. So alright, so pagkatapos mo mapili mo na yung mga choices doon sa purpose of transaction, so maaari mo nang pindutin tong continue sa baba. Alright, so pagkatapos mo i-click yung continue doon mga boss, ay ito na yung susunod. May mga katanungan pa rito mga boss. Do you know the receiver's nationality? At do you know the receiver's age? So kailangan mo lang sagutan tong mga katanungan na to mga boss. Alright, so i-click lang natin syempre yes. Alright, so pag na-click mo yung yes mga boss, ay may lalabas dito sa baba yung beneficiary nationality. Click lang natin tong beneficiary nationality, i-type lang natin dito PH. At kapag lumabas na yung Philippines, i-click lang natin yung Philippines. Alright, so dito na tayo sa pangalawa mga boss. So yun mga boss, take note kasi sa GCash tayo magpapadala, kailangan alam mo rin yung edad ng papadalan mo, yung may-ari ng GCash. Alright, so i-click mo lang dito yung yes. Magpipili lang tayo dito ng edad ni Juan Pedro Santos. Sample lang ito mga boss. So sabihin na natin 30. So kapag napili mo na yung 30, so pwede mo na siyang i-OK mga boss. So maaari na lang natin ulit pindutin itong continue. Alright, so mga boss, kapag na-click na natin yung continue doon, ito na yung susunod na page. So, dito na ilalagay mo yung amount ng ipapadala mo kung magkano. So, yung palitan niya ngayon ay 13.36 mga boss. So, maglagay lang tayo ng halimbawa mga boss. So, halimbawa na lang, magpapadala tayo ng 1,000 real. Alright, so yan yung lumabas sa 1,000 real mga boss. 13,364.99. Alright, so pagkatapos natin may lagay yung amount, so ito na yung susunod mga boss. Purpose of transfer. May nakalagay na dyan mga boss, family support. Kasi nilagyan na natin dun kanina, automatic na yan may nakalagay na family support. So yan mga boss, pagkatapos dyan sa family support may automatic naman nakalagay. So ito na yung susunod mga boss, include transfer fee. Pag inon mo to mga boss, yung 1,000 real na nilagay natin na amount dun ay mababawasan pa ng 17 real mga boss, ang bayad ng pagpapadala. At walang libre ngayon mga boss. So yung ipapadala mo na 1,000, kapag in-include mo yung bayad ay magiging 983 mga boss. So kapag na-on mo na yung include transfer fee mga boss, ito na yung susunod, yung have a promo code. So wala naman tayong promo code, hindi ko na nilalagyan to mga boss. So ito na yung susunod mga boss, yung save as a receiver. So kung gusto mong hindi ka na magpaulit-ulit ng paglalagay ng mga details, sa susunod ay ganung account pa rin, yung GCash pa rin, ay pwede mo nang i-check to mga boss. At makikita mo na yan dun sa history mo mga boss. Alright, so naka-check na yan. Ito na yung susunod mga boss, agree to terms and condition. So i-check lang natin to. Tapos kapag na-check na natin yan, yung agree terms to condition, ay maaari na natin i-click tong continue sa baba. Alright, so yan mga boss, hindi na natin maaaring i-continue to mga boss kasi may naka-alert dito sa taas. So ito yun, nakita nyo mga boss, may nakasulat niya ay
M1002 receiver name does not match. Please verify and try again. So, yun mga boss. Kasi yung nilagay nating pangalan, tapos yung example natin na number ay hindi nag-match. Yun ang sinasabi ko kanina na kailangan hindi ka magkamali. Sa pangalan ng may-ari ng GCash account, tapos sa number. So, yun mga boss. Hindi na natin may ipapakita ang susunod kasi example lang naman to. Pero wala namang problema yan. Pagkatapos mo na i-check yan yung agreed condition mga boss, ay i-click mo na lang yung continue mga boss. Ang next page nyan ay confirmation. So, eto ipapakita ko sa'yo yung karang video ko mga boss na pagkatapos mo dyan sa page na yan ay ito na yung susunod. Yung confirmation. Papadouble check na lang doon ang lahat ng ilagay mong mga details. Wala na po kayong ibang gagawin dyan kundi i-click yung confirm sa baba. Alright? So, pagkatapos nang i-click mo yung confirmation doon sa baba, ay ito na yung susunod na page, mga boss. Declaration. Wala ka na pong ibang gagawin dyan kundi i-click yung agree sa baba, mga boss. Alright? So, lalabas na yung MTCN number. So, tapos na! Alright, so hanggang dito na namang vlog-vlogan natin mga boss. Kung mayroon kayong mga hindi naintindihan sa pagpapaliwanag ko, maaari nyo na lang i-comment yan sa baba mga boss. Alright, so sa mga STC user naman dyan na nanunood ng mga OFW dito, kung may nagawa man akong mali ay i-comment nyo na rin dyan sa baba mga boss. Maraming salamat sa pagsama nyo na naman sa akin ngayon mga boss. At mahal na mahal ko kayo. At see you in my next vlog-vlogan. Maraming salamat.